Dito pa rin, Riverside Studios, Manila, sa Makati City. Day 1, palimalaban na ng gabi para sa Central Luzon. Shoutout sa lahat ng tropa natin galing pang Central Luzon para sa event na to. Flip top magigay para sa parating na laban. Oh. Shoutout sa flip top staff, shoutout sa lahat ng MCs na buo-buo na liga. Shoutout kay Sloge, DJ Supreme Fist. Sa kanan ko, galing pang Marivela sa Bataan para sa inyo. Magigay, para ay Poison 13. Init niloko mo ako, bakit mo ko ginanito? Matapos mo kong pasayahin, ngayon ginalit mo. Pati sa kalokohan mo, ako ay dinawit mo. Ikaw ang gamit, pero bakit ako ang ginamit mo? Nilasin mo ang isip ko, kaya nagkalatak ang utak ko. Di na ako sasama sa mga bata katulak mo. Ayos na yon kesa mas naising na. Bumaon, lagi akong gising, pero mas nagising na. Shoutout sa Green Oil Family, Nario Family, Raula Boys, Homemade Studio, Rhyming in Tandem, Batigas, Gerald, Metallica, Chaddy, Dario, Bataan Pride, Soprano, Isabel Martirez, sa Eljan Oshang, Nelvin Enriquez. At sa kaliwa naman, Kabanatuan City represent, magigay para kay Jay King. Hindi ko mapigilan, may iwasan sa isipan na sumagi. Hindi ko makalimutan ang nakaraan na di na pwede pang ibalik sa dati. Kasi nga wala na, paano paasa? Pagsasama natin, puro alaala. Bumalik ka sa akin, wala na bang tsansa? Buti pa bagyo, inaabangan ang pag-asa. Biglang pumatak ang ulan sa kalangitan. Kahit mabasa, di ka tinakbuhan. Kasabay ng pag-ihip ng hangin na wala ang init mo sa akin. Makulay na bahaghari, di na nagpakita sa akin. Makulay na bahaghari, di na nagpakita sa akin. Nanalo ng coin toss, Poison 13. Piliin niyo mauna, J. King, para sa Central Luzon Division. Pahinga natin, on 8, day 1, J. King. Tangina namang itsura yan. Bakit ba ganyan? Dati tamud ka lang ni Luni, ngayon tamud ka na rin ni Shernan. Salamat, Anigma. At itinapat mo na rin ako sa kasinlaki ko. Alam mo kung bakit ka inilaban sa akin ni Anigma? Kasi puro ka na daw panalo. At iisa lang yung tumalo sa'yo. Alam mo kung ano yung masakit dun? Yung kaisa-isahan tumalo sa'yo ay tinalo ko. Kaya olats mo'y gusto niyang dagdagan. At isa yan sa dahilan na kahit magkasinlaki tayo, tang ina mo, kaya pa rin kitang pagmalakihan. Kaya ahon game! Game? Chapu si Poison 13! O di pa, pangalan pa lang, kakaiba na. Puta, may Poison na, may 13 pa. Alam mo sa Cebuana, pag kumuha ka ng padala, o ganyan sa pangalan mo, yung control number nila. Tsaka daddy naman, akala ko ba pag nanakawal o nawalan, mas malaki ang kapalit? Eh bakit yung binilik mo, mas maliit? Opo, tama kayo nung narinig. Nanakawan po ako. Pero dala ko yung litrato niya. Baka makatulong kayo. Eto, wanted, Marco Lacson, a.k.a. Poison 13, baka kilala nyo. Putang na, kaya pala naka-costume, ikaw pala yung magnanakaw, tol. Kaya pala lahat ng nawala sa shop ko na clothing, puro extra small. Tignan nyo, pruweba. Nakapitid, nadamit pa siya. Gusto yata maging K-pop ng tanga.
Gago, walang K-pop na ganyan ni Chura, boksingero, manapa. Oo, manapa. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit walang K sa dulong ibinagsak. Kaya kasi hanggang manapa, dahil punchline mo, hindi naman kayang manapak. Dinadaan lang sa flow na mahaba, multi niya pampandaya, bars na pambata, talagang nakakatawa ka. Tapos pinagmalaki mo pang kaya mo mag-flow multi-bars, pero pag pinakinggan nyo, nagjo-joke lang pala siya. Flow multi-bars, eh, napakadali ng mga ginawa nung nagsimula ko'y kaya ko na. Hindi kulan talaga ginawa, baka makumpara na naman sa iba. At baka sabihin, ginaya mo lang yan, kasi siyang nauna sa larangan na to. Gumawa pa ako ng tulang ganito na masampal sa'yo na ikaw at ako ay magkaiba, putang ina mo. Kaya ako sumugal ka sa tatlong rounds at nakarinig ka ng tugudugudong, tugudugudong. Ibig sabihin, talo ka namin. Dahil kahit yung pinagayahan mong si bugubugubom, bugubugubom, kung flow lang kahit sa freestyle, kaya ko yung bugbugin. Pero joke lang, Damsa, tinuruan ko lang to kung paano mag-setup ng maikli at may laman din. Kaya kung kayo pa ay biten, ahon isa pa game! O bakit ko naman yung gagawin? At gagayahin yung setup mong napakahaba na pag nag-setup sa isang flow, sa isang round, nakakabuo ka na ng tatlong kanta yata. At di ba, bata, kasabayan mo si Tipsy pero bitter ka sa kanya dahil sa layo ng narating niya ay napag-iwanan ka kasi. Siya ang pride ng Bataan, samantalang Bataan ka lang niya, pre. Kayo ang magkababayan, pero ang mas masakit eh, sumali ng 2x2 si Tipsy D, tapos hindi ikaw ang piniling kakampi. Sakit, no? Bumabalik? Ganyan talaga, pare. Di niya kasi matanggap na siya si Marco Lacson, pero mas nag-mark sa kanya sa liga yung Andrade. Kaya kung uso ang baliktaran, ngayong taon ikaw ang unang babaliktarin ko. Kaya etong 13 magiging 31, parang katapusan mo, pirata pangit! Tayo mo ng balat, Poison 13, paigan natin! J-King versus Poison 13. Sa wakas, magaganap na ang matagal nyo nang hinihintay. Pero Sir Arik, may problema ka ba sa mga pirata? Kung wala, flip top, mag-ingay! J-King versus Poison 13. J-King Sinon, nung malaman kong ikaw makakalaban ko, ako ay natawa ng todo. Naknamputa, nilaban nyo yung madugong tupa sa nakawalang toro. Ito ay nakawan ng buhay. Ngayong ako ay nawalan ng modo dahil kadalasan sa laso na mamatay ang hari, lalo na kapag agawan ng trono. Pero isa lamang siyang hari na naghahari-harian. Wala namang ari-arian. Hindi ka batang may laban porkit kasali ka sa ati-atihan. Aba, mas mahangin ka pa yata sa habagat pati amihan. Hindi uso ang hari sa Pinas, ang uso katiwalian. Palibasa, sip-sip ka sa presidente. Huwag kang masyadong epsitol. Kapal na ng mukha mo, J-King. Resulta ba yan ng Eskinol? Pag sinabing Bataan, marcha ng kamatayan agad ang angulo ng mga walang kwentang MC Tol, pues ito'y kaliwa-kanan. Ganyan mag-dem si Roll. Saluhin mo lahat ng suntok. Ikaw ay punching bag sa gym, solid puncher to gago. Wala akong suot na boxing gloves sa ring. Bibigay ang hari, parang bibigandang hari. Gay, King, simulan mo nang mag-acting like a queen. Sobrang pangit na mga banat mong pabebe, malaagli, duckling, pambading. Kilala ka lang, pero wala akong believe sa'yo, gago. Oo, kilala. Kahit sobrang wak ng mga battle at kula mo. Kaya ikaw lang yung kilala na ayaw kong makakulabo. Dahil pag hinampas ko ng maso sa mukha to, fuck, tingnan ko lang kung makilala ka pa matapos kong tatlong beses ampasin ng maso yung mukha mo. Anong akala mo? Nag-choke ako? Gago, inulit-ulit ko lang para mas masakit pag literal na pinamukha sa'yo. Kasi kung natalo kayo ni Romano sa 2x2, isipin mo na lang na pareho tayong pandak. Kaya wala kang karapatang maghigante. Ako nga di, sumali ng 2x2 eh. Di ko kasi ugaling makiisa't makikampi. Dahil jokes, bars, multi, flow, delivery, lahat yan, pinaghahandaan ko mag-isa at di nyo yan kayang maitanggi. Kaya paano ako magiging corny tulad niya kung lahat ng mahirap gawin sa battle rap para sa akin ay manilang pre? Sobrang bobo, sobrang babaw, sobrang basic, sobrang wak. Ganyan ang pinapaboran nyo.
palibasa, kilala. Kaya eto ako ngayon, tutal, dyan naman kayo sanay ang sumuporta sa pirata. At uulitin ko lang, wala akong bilib sa iyo, gago. Kasi kung tunay kang hari, bakit ka sumusunod sa Romano? Ay, paano ang panat? Hoy, ma'am, maingay sa likod. Tanga na nyo. Bas kayo. Yun na yun. Alam mo, pangit sa'yo. Pangit ka naman, panlait ka pa. Tignan nyo nga itsura na ere. Eh, mas gwapo pa nga sa'yo si Sanderford eh. Nung hindi pa nagpaparitoke. Nakikita mo ba yung hugis ng mukha mo? Parang batang nag-aaral magsulat ng letter A. Tapos yung kilay mo pa pa letter Z. O tanga talaga. Hindi naintindihan yung punto na ginamit ko lang sa kanyang panlalait yung una at katapusan ng alpabeto. Kaya putang ina mo, tarantado, siraulo, demonyo, gago, punyeta! Sa laban namin na to'y para akong namimili ng marami sa Divisoria tapos ibinigay ko sa kanya kaya nakatanggap ka ng maraming mura! Puta! Enigma! Ang dami namang MC'ng mas magaling dito. Ang dami namang MC'ng mas magaling dito at mas may nakakayanig na linya. Kung taga-bataan pala gusto mong ipapatay sa hari, edi sana yung may power na lang sana. At meron nun, sanang alias Pogi at Bay ng flip-top na magkaharap. Hindi yung alias Pogi, tapos meron lang kaharap. Tapos galit pa yan sa nagtataglish rap. Pero ang sabi niya kay K-Jap, para kang street food. Kasi kaya ka lang naman nag-stick, dude, para lang makisawsaw. Tapos banat niya kay Tats, Tats may been hard daw. Kaya si Poison so easy. Oh, really? Wow! Galit ka pa sa nagtataglish niyan. Pero nagtataglish ka naman. Paano ka ba magsulat, Poison, ha? Sarili mo yung basihan? Nangangatwiran pa yan na yung English daw. Na yung English daw, uri ng lingwahe, hindi sukatan ng talino ng tao. Eh bakit ikaw, Poison? Pangalan ba yan ng tao? Uri yan ng lason, gago! Yung 13, pangalan ba yan ng tao? Number yan, tarantado! Kaya kung humina na humina ang flip-top, walang dapat sisihin kundi si Enigma. Kasi ikaw na mismo ang naglagay ng malas at lason sa liga. At di ba sobrang bad trip ka dito? Kasi sobrang laki na daw ng ulo mo. Di daw siya manonood ng day 2. One day lang daw itatagal niya parang kumanta si Baldo. Nagkaroon ka lang ng konting pangalan, nakapasok lang sa liga, wala ka ng pakialam sa day 2, samantalang unang salang mo ng ahon. Doon ka pa sa labas ng venue. Time, paano ang banat, Poison 13? Pahingan natin! Yo! Sarap upakan at ipagtulakan tong nagtutupak-tupakan at panggap. Hindi ka tupak ng Pinas pre porket old school ka mag-rap. Mga banat mo ang wak. Mas baduy ka pa sa mga rapper na pantrap bawat sangkap ng mga jokes at quotes niyan. Mula sa FB lang lahat, grabe ang saklap. Kaya noo ko ay kumunot, nagkaroon ng kulubot dahil sa linya niyang nilantad na mas kadiri pa sa lumabas na kuyukot. Eh di mas may laman ka pabala sa umutot na may kasamang pururot. Napakaangas, pero di ka big fish porket trending ka ngayon, baby shark dot dororot. At hari daw siya. Ano yun? Messiah? Eh di good news guys! May tagapagligtas na ang sangkatangahan. Siya si Julius Christ, ang sugo ng makabagong panahon. Nakagagaling ang kanyang haplos. Siya ay nagkatawang gago. Siya daw ang anak ng boss. Pwes ikay ipapako ko sa krus. Pero yung pako sa noo mo. Kasi ikaw ay haring impostoro. O hindi yan totoo. Kaya ikaw ay... O hindi yan totoo. Kaya ikaw ay pinarusahan at pinagpakasakit ni Poison Pilato. Sumalangit nawa ang kaluluwa mo sa ngalan ng ama, ng anak, at ng estilo ni Saito. Putang ina mo, ang angas nyo ni Romano. Ayun, talo. Hindi nyo pa kasi kapanahunan. Pero ba't nga ba ganito kayo magsalita? Para ano? Para katatakutan? Ay uto! Diyan lang kayo may punto, pero wala kayong lalim ng katagalugan. At kung napapansin nyo, lahat ng laseng pag nagsalita, iisipin yung taga-kabanatuan. Ba't kasi ganyan kayo magsalita? Ang ingay-ingay nyo. Hilig mo pang mag-flow sa battle, ha? Tibay-tibay mo. Hinay-hinay, bro. Kasi pag nag-flow ka, parang mamamatay ka na magsalita. Kung usapang flow lang, wag ako kasi baka ka mapahiya.
Eh kasi ban-ban ka mag-flow. Ban-ban ka mag-flow. Ban-ban ka mag-flow. Ban-ban mag-flow seeking. Gusto niyo ba ng flow? Ikaw gusto mo ng flow? Pagbibigyan kita butang ina mo. Mawalang galang lamang ang yabang mo. Pwede ko ba nabatukan anuman ang atang natapang ng batang to? Di ako kinilabutan, kaya kung pasakitan to at di ko na kailangan na makipaghabulan sa larong to. Palagay ko bobo ang pinakamabisang laruan, kaya nga ginawa kong palaruan ng entablado at dinagalangan. Kala mo kasi kaya mo na akong tapatan sa mga bara mo na yan, na walang kalaman-laman, wala kang kaalam-alam, wala kang tanga na galing, wala kang karapatan na ako ay mapaalis dito. Dahil umpisa pa lang ay nagpayanig na ako at sila ang testigo. Ungas na umastang malakas, madalas pang mga has na magangas, pataas daw ng pataas antas, wawalas mo na yan pag ako nabalas. Pukin ang inang mga nagyabang nung ako ay nalibang, akin nilabang, tila natigang sa ibang mga kilalang, nilalang pero ba't na ba sila lang yung pinakamahusay at malupit. Malayuli na rin daw ang narating, pero di ako bilib sa mga pukin ang inang yan na wala namang alam kundi ang maging magaling. Maging ganito, maging ganyan, maging ganun, yan ang palaging hangad ninyo. Pero wala akong pakialam kasi ganito mag-flow, putang ina mo. Ganyan ang tunay na MC. Wala kang binatbat sa pagrarap ko. Nakakatuwang isipin na mas tunay pa sa'yo ang piratang kaharap mo. Tayo muling panat, J-King, pahingan natin! Asay suntok doon. Putang ina na to, ang haba. Baka sabihin sa round 3, ginagaya ko sa sinyo. Gago ka ba? Bulbuling ka na, hindi mo pa alam yun ang gagaya sa kinukumpara? Ikaw nga itong nang gagaya eh. Kasi nung una, nagmamaluluni siya. Sumunod si Smuglas na daw siya. Nung huli, dumadamsa pa. Eh, sino ka ba kilala? Eh, sino ka ba talaga? Gusto mo maging si Looney, Smuglas, Damsa, para kilalanin ka rin katulad nila. Pero paano ka nga kikilalanin ng iba kung yan nga mismong sarili mo, hindi mo kilala? Ikaw, si Poison, 13. Kapatid mo, si Poison, 14. Tapos nagagalit ka pa dun sa Muslim kung bakit sa DVD niyang binebenta, wala ka? Eh bakit ka nga ilalagay sa DVD eh hindi naman na pwedeng piratahin ng pirata? Ito ang tunay na sip-sip sa liga. Oh, sip-sip sa liga. Makagkabate lang yan dito. Kaya ako si Plasma, kaysang binubuhat siya naman ang binibit-bit, baso at yelo. Pero alam nyo ba itong bataan? Na taga-bataan? May mga bataan pa to. Di ba manalo ka lang sa battle? Tulong-tulong kayo? Kaya pag itinumba kita ngayong gabi, parang isang grupo na rin ang tinumba ko. Parang isang grupo na rin ang tinumba ko. Takina. Parang isang grupo na rin ang tinumba ko. At may intro pa siya. Ganito ang sabi niya. Naranasan ko na rin masaktan sa kamay ng di ko tunay na ama. Nirecord mo ba talaga na sinasaktan ka ng iba? Eh kung saktan din kaya kita, gagawa ka kaya ulit ng kanta? Alam mo kaya ka sinasaktan ng di mo tunay na ama? Kasalanan niya na malandi mong ina na hindi makontento sa isa. Kaya ka nga may 13 eh. Kasi pang 13 panganay ka na niya. Ano, masakit ba? Masakit? Di ba mahilig ka man damay ng babae bro? Masasabi ba tunay na lalaki to kung ang banat ganito? Sarap mong jombagin sa pes, lock shoot ang ina mes. Hindi mo ko masyosyokot kahit nangaragang pes. Tapos kalaban daw wale at siya ang naging habe. Kaya pala siya G na G, eh kasi gay na gay. Desperado talaga, pati lengguwahin ng bading pinag-aralan. Puro tirang kabaklaan. Dapat pala nilagyan mo ng dagta, yan lason mo, total baduy ka naman. Time. Time ulit pa natin, Poison 13, pahingan natin. Salamat sa mga fans na gumatong sa laban, nagpainit at nagpalala. Sa mga problema kong pasan at mga haters na nandyan na sa kumpiyansa ko ay nagpababa. Kay M-Site na nasunugan at kay Dusky na namatay ng anak. Kayo ang inspirasyon ko at sa puso ko ay nagpataba. Ramdam ko kayo mga tol, kaya kahit may mabigat akong pinagdadaanan ngayon, hindi pa rin ako nagpabaya. Oo, problemado ako ngayon at ikaw ang aking pinagbalingan. Pwede ba sana akong umatras? Ang kaso, hindi ko na to pinagpaliban. Gusto ko rin kasing malaman kung anong meron dyan sa iyong tronong pinagharian at kung bakit ayaw mo nang lumingon sa iyong pinanggalingan. Oo, ibubulgar ko lahat ng kakupalan mong taglay. Yung idol nyo, humble sa camera. Pero yung ugali niyan sa blay, magnakaw ng linya sa social media, oo, dyan na siya sanay. Pati iba naman yung
linyang tanging susuporta na lang sa'yo ay saklay. Di ba ginamit mo kay ALX yun? Kung di ka ba naman tanga, linya yun ni Invictus sa World War, sa mismong laban yung dalawa. Sinabi mo pa sa titi ni Type na hindi na sila nagkikita. Ulul, linya din ni Looney yun kay Crazy Mix. Iniba mo lang ng pagbigkas. Hindi nyo na kailangan makipagtalo kasi talo na kayo. Pati ba naman yung linya ko kay Crazy Trick, hindi mo rin pinalagpas? Yan. Yan ang idol nyo. Punyeta ka, Jaking, pambihira ka. Mangungopia ka na nga lang ng linya, puta yung mahina pa. Kaya hindi si Mot at si Tipsy ang magnanakaw dito sa liga, kundi ang isang to. Was ihanda mo na yung sarili mo dahil sa mga susunod kong sasabihin dyan, nababagsak ang karir mo. Naaalala mo pa ba si Dimac? Yung taong inaway, siniraan at binaliktad mo upang tumaob. Isa lang masasabi ko sa bagay na yun, Jaking. Putang ina mo, wala kang utang na loob. Lingit sa inyong kalaman, si Dimac ang nag-alaga kay Jaking noong mga panahong hindi pa siya sikat. Musmus at gusgusin pa to. Oo, totoo yan, musmus at gusgusin pa to. Di mo man lang sinuklian ang lahat ng kanyang naging tustusin sa'yo. Ha? Ginastusan ka niya ng walang patid. Binihisan at tinuring bilang kapatid. Siya ang nagbibigay ng mga damit mo at ng pamasahe mo sa gig. Iniwan mo na nga sa ere, sinaraan mo pa. Ikaw ang may pagkakamali doon at di siya. Lumaki yung ulo mo, kaya nakalimot ka na, nagkaroon ka na nga ng tumor, meron ka pang amnesia. Ha? Ano ka pang amnesia? Oh, fuck. Pero baliwala lang sa kanya yon. Kita nyo naman, hyper pa din sila. Wala kang kwentang rapper, ka rin din na. Kapal pa ng mukha mong sabihan si Husky ng tricycle driver, eh tricycle driver ka din, di ba? Totoo yan. O bakit, masama ba? Malaman ng tao na yung buhay nyo hindi rin masagana. Pero ang masama doon, si Dimac din ang nagbayad ng down payment sa motor mo para magkaroon ka ng pamasada. Nakakahiya ka. Bayaran mo naman yung tao bago kita saksakin ng espada. Sakim ka talaga sa pera, Kingoy Estrada. Magkakaroon ka talaga ng butas at angel pag ang gamit ng kabatel ay eskwala. Kung si Sinyo nakaligtas sa kaso, ikaw naman ngayon ang kakasuhan ng estapa. Oportunista ka masyado. Dapat pinuputo ka ng .45 caliber to. Sobrang trying hard maging Sinyo. Pati manager ni Sinyo, minanager mo. Ngayon tatanungin kita, kung masaya ba akong kabatel pag di ako nagpapatawa. Lol, nagsasabi lang ako ng totoo. Alalahanin mo, lasing ang kalaban mo, kaya huwag ka nang magtataka pa. Pero tama na, sapat na yung mga naibulgar ko. Hindi ko lugar to, pero para suungin ang babaw mo, kinailangan ko pa talagang bumaba sa barko. Nakakaya sa'yo. Bye, lalayag pa ako. Time lang na mag-iay para sa laban yun! Flip top on 8, Jaking vs. Poison 13. Isa pang beses para sa kanilang pareho at para sa Central Zone Division. Boto ng hurado, 4-1 para kay Poison 13. Hindi na expect yun. Ang init. First time kong ginawa ito. Salamat kay Jaking. Nakasala. Shoutouts din nga pala sa kanilang pareho na pareho rin sila may pinagdadaan ng problema pero naganda pa rin silang pareho para sa laban na ito. Judges. Looney, dinoto ko si Poison 13. Mas maraming angulo, mas maraming dimension yung sulat niya. Tsaka yung approach niya, iba't iba. Nag-personals din siya sa third round. Mas maganda yung ano niya, mas magaling siya tumugma. Mas nakita ko na mas pinagandaan niya yung material niya kaysa kay JK. Kaya binoto ko si Poison 13. Round 1 at 2, binigay ko kay Poison 13. Round 3, dun lang na. Pareha sila medyo na-stutter eh, pero yung mga angles ni Poison iba talaga kumpara kay, ano, kay Jaking. So, Poison 13 ako. Binoto ko si Poison 13 kasi yung bars, pagpunta sa akin ng bars, mas may laman, mas may suntok. Parehas lang sila na-choke, pero mas nabalik ni Poison 13 yung na-choke si Poison 13, naging ano, dire-direcho pa rin siya. Yung pagkatapos yung ma-choke, nakuha niya yung momentum ulit. So yun, unlike kay Jaking, hindi niya nakuha yung momentum yung na-choke siya. Medyo umaba na yung level ng performance niya. So yun, Poison 13. Yo, Sorenyo, Jaking versus Poison 13. Binoto ko si Poison 13. All three rounds, bars, multis, pati yung personals niya round 3 nakakagulat. Yun, tsaka pareha silang nag-choke pero pag bumabalik si Poison, malakas pa rin yung balik niya. Kaya Poison 13 all three rounds.
Abra LDP. Sa laban na to, nahirapan din ako mag-decide kasi para sa akin, parang sobrang magkalapit silang dalawa sa lahat ng tatlong rounds. Para sa akin naman, sa third round, mas lumamang si Poison 13. Pero bibigay ko yung first two rounds kay J. King dahil maganda yung magaling ang disiplina ni Poison 13 sa multi. Tsaka maganda rin yung mga bara. Pero para sa akin, mas lumalaan din kasi yung timing ng pagbagsak ng mga bara ni J. King. So mas nasasagap ko yun. Baka mali, baka tama, pero boto ko kay J. King.